Welcome to Miss Gally Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang part 4 ng ating story. Hindi ako sasama. For the girls lang daw, sabi ni Jane. I told you, kasama namin yung boyfriend ko, di ba? Eh syempre, house naman yung pupuntahan. So okay lang kung kasama mo yung boyfriend mo. Ano ka ba? Kasama din namin si Denver. Denver? Denver Cruz? Oh, but you know, sasama siya sa amin dahil naniligaw siya kay Sarah. Not for anything else, Byron. Yeah, sure. Wait, eto na si Jane. At inabot ko ang cellphone kay Jane. Nag-usap si Cindy at si Jane. Umupo ako sa sofa. Matapos ang usapan, ay agad na kumandong sa akin si Jane at hinalikan ako. Are you ready, lover boy? Habang tulog si ate. Umilag ako at yumuko. Bakit hindi mo sinabing kasama niyo si Denver? Tanong ko. Oh, eh ngayon ko lang nalaman yan. Kaya nga tumawag si Cindy para sabihin kasama si Denver. Siya yung ex mo bago ako, di ba? Yes, and ex ko na siya, so cheer up. Sinimsim ni Jane ang leeg ko. Umatras ako para umilag. Hindi ako komportable na magkasama kayong dalawa sa pupuntahan niyo. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron. Pero sa ex mo, wala. Siya yung kinuwento mo na sobrang hilig na pag nag-overnight kayo dati sa school, gusto niyang umiskor, di ba? Yes, siya yun. See? Paano kung gawin niya ulit yun ngayon? You don't trust me. Don't make this about you, Jane. Naliligaw siya kay Sarah ngayon at hindi kami, kaya walang mangyayari sa amin. Call me crazy pero please, huwag ka nang tumuloy. Napatayo si Jane. What? Are you kidding me? Dahil lang dun? Nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling tungkol saan? Na for the girls lang ang lakad niyo. No, I said ngayon ko lang nalaman yun. Sabi nga ni Cindy, kahapon lang bumili ng ticket si Denver. You lied to me again. Sinubukan kong bumili ng ticket kahapon. Fully book ang flight niyo, sabi ko. So how did I lie? Ang sabi ng agent ng airline, nung isang araw pa fully book yung flight niyo. Kitang-kita ako kung paano namutla si Jane na parang hindi alam ang gagawin. Alam mo, nung simula pa lang nakasama si Denver, at hindi mo sinabi sa akin. Tahimik siya. Naupo siya sa tabi ko at umiyak. I'm sorry, Byron. Huli. Umamin. Kumagat sa triko. Hindi naman ako tumawag sa airline. Sinubukan ko lang siya paaminin at umamin nga siya. Alam kong hindi mo ako papayagan pag nalaman mo eh. Sorry, Byron. Don't go. But... No, basta wag kang tumuloy. I can't. This is my last getaway with my barkada before graduation. So, sa susunod ka na lang sumama? Sabi ko. Come on, Byron. Sobrang busy ko na after graduation. Bakit? Tinanggap ko yung offer sa akin ng Lee Cartwright firm. Halos suminto ang mundo ko sa sinabi ni Jane. Napatayo ako at hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sasabihin ko na sana sa'yo pero anong tingin mong mangyayari sa atin? Alam mong meron pa akong isang taong natitira sa college. I cannot be with you in Singapore. Nasa kontra ko naman na pwede kong umuwi every after 4 months. What? At kailan pa to? 2 weeks ago, I accepted a job offer. At ngayon mo lang sinabi sa akin. Lahat ng emotions nagalo-halo na sa akin. Gusto kong sumigaw pero pinipigil ko dahil ayokong marinig ni Ate Maxine. I think we should call this relationship off. Wika ni Jane. Seryoso ka ba? Yes. Ayoko nang maging parte ng relasyon na to. Hindi mo na ako pag-aari. Kaya hindi na ikaw ang dapat magsabi kung saan ako pupunta o hindi.
kung anong klaseng trabaho ang pwede kong pasukan o hindi. Wow! All I am asking is at least sana sinabi mo sa akin kung ano yung totoo. Kinuha ko yung bag ko at dumiretso na sa pintuan. Kung yan ang gusto mo, edi sige. Ingat ka sa pupuntahan mo. Napalakas ang boses ko at biglang lumabas si Ate Maxine ng kwarto. Okay lang ba kayong dalawa? Walang sumagot. Tumango lang ako kay Ate. Palabas na ako ng pinto nang biglang may kumatok. Nagpunas si Jay ng luha. Hindi ako umiyak. Dumaan na kami sa ganito noon, baka tulad lang din to ng dati, na nadala lang ng emosyon. Binuksan ni Jay ng pinto, para siyang nagulat sa nakita niya. Hi, Ma! Tuloy-tuloy ang mama nila papasok ng bahay. Pangalawang beses ko palang siyang nakita dahil sa probinsya sila nakatira. Good evening, tita. Ma, si Byron, boyfriend ko. Na-meet mo na siya before, diba? Tumango lang si tita. Para kayong nakakita ng multo. Pumasok si Maxine sa kwarto at padabog nagsara ng pinto. So, hindi ba ako welcome dito? Noong ma, kumain ka na ba? At ikaw binata, wala ka bang balak umuwi? Hindi mahirap i-describe ang mama ni Jane. She is well-dressed, short hair at mukhang mataray. Payat, pero hindi mukhang may sakit. She looks powerful at nakakasindak. Iyahatid ako ni Byron, ma. Di ba sabi ko sa'yo paalis ako mamaya? At tutuloy pa rin talaga siya. Walang pakialam. No, tita. May emergency sa bahay so I need to leave po. Pasensya na hindi ko po maiyahatid sa airport ang anak niyo. No problem. I'm here. I can take her wherever she's going. Ingat ka pa uwi. Umalis na ako ng bahay nila Jane at sinimula ng biyahe pa uwi. Natulog ako agad pagdating ng bahay. Bad trip. Pero gaya ng sabi ko, dumaan na kami dito. Noong time na tumakbo siya sa student council, nag-break din kami. Pero isang linggo lang at kami na ulit. Away bati, away bati. Bad trip lang dahil hindi natuloy ang balak namin ni Ate Maxine. Akala ko pa naman solo namin ang magdamag. Pero okay na rin. Ayoko namang matulog doon nang nandoon ang nanay nila. Okay na rin to. Pahinga muna. Nagising ako sa tunog ng cellphone ko. Alas 8 na pala ng umaga. Agad ko tong sinagot. Hello? Hello, Byron. Nasaan ka? Tiningnan ko ang cellphone ko kung sino ang tumatawag. Scholarship Administrator. Nasa bahay, bakit? Tanong ko. Tama ba? Malapit bahay mo sa Santa Ines Avenue? Lampas ng konti sa May Paulino High School? Tanong ni ate. Ha? Oo, bakit? Pupunta ako ngayon dyan eh. Kukunin ko lang yung susi ng bahay namin. Hindi mo na isoli kahapon. Paano mo nalaman papunta dito sa amin? Tinanong ko kay Jane kanina. Kailangan ko lang kunin yung susi, Byron. OTW na ako ngayon. Mga 10 minutes siguro andyan na ako. Kanina pa kita tinatawagan eh. Makapasok ba yung taxi sa tapat ng bahay niyo? Tanong niya. Ah, hindi. Baba ka sa may Z-Mart, kanto ng Santa Ines at Legazpi Street. Meet kita doon. Kakagising ko lang. Alas 8 ng umaga. Nagkilamos ako agad dahil base sa usapan namin ni Maxine. Mga 10 minutes na lang nasa kanto na siya ng iskinita namin. Lumabas ako ng kwarto. May naiwang ilang pandesal sa mesa. Sabado kasi, maagang naglalabas si nanay sa mga customer niya. Si tati naman bukas pa ang uwi. Linggo at Lunes ang day off noon sa construction site sa Cavite. Lumabas na ako ng bahay. Medyo umaambon, kaya napilitan akong magdala ng payong. Napag-usapan namin ni Maxine na magkita kami sa isang convenience store malapit sa bahay namin. Ang layo ng binyahin niya para kunin yung susi ni Jane na naiwan sa loob ng bag ko nung umalis kami para maghiwalay. Nauna akong dumating sa lugar kung saan kami magkikita. Matapos niya akong i-text na mga 5 minutes away na lang daw siya, sabi ng driver na sinasakyan niya. Pumasok ako sa loob ng convenience store para hindi ako masyadong mabasa.
Mga ilang saglit pa ay may pumaradang taxi sa labas. Bihira ang taxi sa lugar namin, kaya sigurado akong si Maxine ang sakay noon. Naghintay ako para bumaba siya, ngunit napansin kong nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Makahinahanap ako kasi wala siyang payong. Agad akong tumakbo palabas ng tindahan at palapit sa taxi. Tama, wala siyang payong kaya hindi siya nakalabas agad. Inalalayan ko siya pababa ng taxi at isinilong ko siya sa payong bago kami lumakad papasok sa convenience store. Ang layo pala talaga nito, no? Oo, ate, swerte mo nga sinakay ka ng taxi. Bihira kasi taxi dito eh. Marami kasing loko-loko sa kabilang kalsada. Tsaka mabilis bumaha dito, lalo ngayong umuulan, sabi ko. Grabe, hanga ako sa'yo. Ito yung binabiyahe mo almost everyday para kay Jane? Yeah, too bad. Nag-break na kami. Oo nga eh, narinig ko nga kayo. Inabot ko ang susi. Nasaan ba'y susi mo? Nako, kinuha ng mama ko. Diyan daw kasi sila mag-i-stay hanggang Monday. Sila? Di ba wala ng papa mo? Kasama niya yung tita ko. Kapatid niya. Tsaka si Girly. Yung tomato yung caregiver nilang magkapatid. Ah, sila siguro yung nakasalubong ko pababa galing sa inyo kagabi. Baka nga. Well, I need to leave na ha. Kinuha ko lang talaga itong susi. Hadid na kita sa sakayan. Umaambun, wala kang payong. No, maghihintay na lang ako ng taxi dito. Ha? Nako, yung maputi na buhok mo, wala ka pang masasakyan. Walang taxi na dumadaan dito. Puro halang kaluluwa ng mga tao sa kabilang kalsada. Kaya pati dito, takot ang mga taxi. Talaga? Nakakahiya naman sa'yo, baka malayo yun. May jeep naman dyan sa kabilang kanto, ate. Papunta sa sakay ng bus. Are you sure okay lang sa'yo? Oo naman. Kaso naiwan ko yung cellphone ko. Kunin ko lang sa bahay. Mga 10 minutes nandito na ako. Hindi na ako maliligo, umuulan naman eh. Ngumiti si Maxine. Iiwan ko na sana siya sa convenience store nang biglang pumasok ang mga siga na taga-ibang barangay. Sumama ka na lang kaya sa amin. Hindi ko gusto tingin sa'yo ng mga yan eh. Sige, ikaw bahala. Naglakad kami. Ako ang may hawak ng payong at inaalalayan ko si ate sa paglalakad sa maputik na kalsada. Maaga pa at Sabado. Walang masyadong tambay sa lugar namin. Okay na rin at baka machismis pa ako. Nakarating kami ng bahay. Puro putik na ang sapatos ni Maxine. Medyo nabasa ng ambon ang hapit niyang pantalon at ang suot niyang semi-fit na blouse. Maliit lang ang bahay namin. Pagpasok ay may maliit na sala na may plastic na sofa. Isang hakbang lang mula sa sala ay nandoon na ang mesa at ang kusina. Nasa dulo ng bahay ang CR at ang hagdanan papanik sa maliit na second floor. Pasensya na ha, ang pangit ang bahay namin. Hindi mapagawa eh. Walang budget. Tsaka sa school kasi itong lupa na to. Anytime pwede din nilang kunin. Naupo si Maxine sa sofa. Dako, walang kaso yan. Nag-almusal ka na ba? May pandesal dito. Kukunin ko lang cellphone ko sa taas. Kumain na ako. Wala parents mo, Byron? Dinig hanggang taas ang boses ni Maxine dahil sa liit ng bahay namin. Bumaba ako ng hagdan, dala ang cellphone ko. Maagang naglalabang nanay ko pag Sabado. Si tatay bukas pa uwi nun. O, ready ka na? Alis na tayo? Last na ate. Pwede ba akong maligo muna? Amoy higaan pa ako eh. Mabilis lang. Tumingin ako sa orasan. 8:20 a.m. Mga 8:30 makakaalis tayo. Tumango si ate. Mabilis akong nagtungo sa banyo at naligo. Lumabas ako ng CR na nakatapis lang ng tuwalya. Sanay naman ako na sa taas nagbibihis. Nakaupo pa rin si Maxine sa sofa, pero tumingin siya sa akin at ngumiti. Ang bastos mo pala? Nagulat ako. Bakit? Tinuro ni ate ang nakatambak na mga dyaryo malapit sa mesa.
Puro mga pangmahihilag na tabloid yung diary niyo eh. Lagi mo sigurong binabasa yan pag di ka nakaka-score kay Jane. Tapos sinasabayan mo ng milagro. Naku, hindi ate. Iniipon ko yan. Mga napupulot ko yan sa bus pag bumabiyahi ako. Binibenta ko pag marami na. Sayang eh. Nabigla siya sa sagot ko at parang nag-guilty sa pang-aasar niya. Napatayo siya sa upuan at lumapit sa akin. Ay sorry, biro lang yun ha. Hindi ko pinansin. Humakbang ako papanik sa hagdan. Inabot niya ang braso ko at hinawakan. Huy, biro lang yun. Sorry, bastos pala tingin mo sa akin. Sorry na. Halatang nalungkot si Maxine at nag-alala. Okay lang. Malungkot kong tugon. Dire-diretso ako sa taas. Maliit lang ang second floor ng bahay. Pagpanik ng hagdan, ay may papag na higaan nila nanay. Mga ilang hakbang lang ay ang kwarto ko na sakto lang ang isang kama at isang aparador. Hindi ko na namalayan na sumunod pala si Maxine. Papasok na ako ng kwarto nang pinigil niya ako. Uy, Byron! Sorry na, hindi ko naman gusto na ma-offend ka. Sorry, insensitive na biro yun. Pasensya na ha. Tumingin lang ako sa kanya. Ngiti ka na. Ang ganda ni Maxine. Bagsak na bagsak ang kanyang buhok hanggang sa kanyang balikat. Maliit at maputi ang kanyang mukha. Makinis ang mga bisngi at matangos ang ilong. Charming ang aura niya. At kahit hanggang dibdib ko lang siya, nag-uumapaw naman ang kanyang apil. Ngiti na, sige na. Ano bang gagawin ko para pati na tayo? Humarap ako sa kanya at hinawakan niya ang dalawang kamay ko at parang bata na tumingala sa akin. Uy, pati na tayo. O sige na, gagawin ko kahit ano. Please, sorry na. Kahit ano? Oo, please, bati na tayo? Tinanggal ko ang towel na nakabalot sa akin at nanlaki ang mga mata ng babaeng kaharap ko. Shit, malapakal na agad, Byron. Gusto mo yan ngayon? Pwede ba? Wala pang darating? Wala, tayo lang dito. Mabilis na kumilos si Maxine at sinunggaban to. Dahil nga hanggang dibdib ko lang siya ay tumingin siya sa akin na para pang nangaakit. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang pagmasdan siya na nagpapakasasa sa akin. Ang gandang tingnan ni Maxine sa kapilihan niya. Napapikit na lang ako sa kiliti. Are you sure walang darating? Wala. Inalis niya ang blouse niya habang nakaupo. Lumantad ang harapan niya. Kitang-kita ako ang kapudian ni Maxine, ang kalakihan ng mga to, at ang malalim na guhit na namamagitan sa dalawang kabundukan niya. Wow! Ang sexy! Hindi ka ba nagsasawa dito? Sabay umupo ako at hinawakan ko siya sa bewang. Buong pwersa ko siyang binuhat at isinandal sa kahoy na haligi ng aming bahay. Oh, so strong! It turns me on! Maliit lang si Maxine, kaya magaan, at sa laki kong to, kaya ko talaga siyang buhatin. Nakasandal siya sa dingding at nasa lapag ang kanyang mga suot. Namiss ko to, kahit kahapon lang tayo huling naglaro. Sa kama kaya tayo? Hindi siya sumagot. Pinatihaya ko na lang siya sa papag na agad naman niya ang sinunod. Nakatihaya siya at agad akong lumusong upang muling maghinang ang aming sarili. Magkatapat ang mukha namin habang nakabukas ang mga tuhod niya at sa pagitan ng mga to ay ang aking katawan. Patuloy ang aming pagsasalo habang minamastan ko ang kanyang maamong mukha nang biglang nag-ring ang cellphone niya na nasa bulusan ng pantalon niya. Pareho kaming nabigla at agad siyang napatayo upang kunin to. Hello? Bakit? Sagot ni Maxine sa kausap niya. Wait lang, malabo eh. Tinakpan niya ng kamay niya ang mic ng cellphone. Yumukod siya sa papag at bumulong sa akin. Girlfriend mo? Istorbo? Sinusulit kita eh. Hindi ako sumagot.
Ah, sorry. Ex na nga pala. Ang laki kasi niyan, nakalimutan ko tuloy. Sa pagpapatuloy ay halos malukot ang maamong mukha ni ate habang tinatambasa ang bawat sandali namin. Halos mawala to sa katinuan at hindi rin ito mapigil ang magtaas ng kanyang boses. Huwag ka masyadong maingay, baka marinig ka ng kapitbahay. Wala akong pakialam. Kung sila ba naman ang makaranas dito, mapapasigaw din sila, no? Hanggang sa nanigas ang mga binti ni Maxine at namula ang kanyang mukha, sinyalis na naabot na nito ang ruro. Napagod si Maxine sa ginawa niya at lupaypay na napahiga sa gilid. Parehas kaming hingal at pawisan, ngunit kailangan naming agad bumangon. Alas 9:15 na ng umaga nang lumabas kami ng kanto. Umaambun pa din kaya talagang iahatid ko si Maxine sa sakay ng bus. Sakto naman, may jeep na dumaan. Sumakay kami agad ni Maxine. Nagbayad ako. Naku, ako na, Byron. Inabala na nga kita, gumastos ka pa. Okay lang, ate. Nakapunta na si Jane dito? Tanong niya. Naku, hindi pa. Nahihiya kasi akong dalhin siya sa amin eh. Maliit lang kasi ang bahay namin. Nakita mo naman, di ba? Hindi tulad ng sa inyo. Eh bakit alam niya paano makapunta dito? Tinuro ko lang sa kanya dati nung bago pa kami. Tsaka pag nagtetext ako sa kanya kapag nasa biyahe ako, siguro nalaman niya yung mga landmarks. Pero hindi pa yung nakarating dito. Nakakahiya eh. Ang pangit ng bahay namin. Naku, wala naman sa laki ng bahay yan eh. Hindi naman tayo pare-parehas ng pinagsimulan. Kaya huwag kang mahiya. Kahit pa ate, ang yaman ng pamilya niyo. Mali yan. Sa sipag mong mag-aral, sigurado one day, makakaalis ka rin sa hirap. Sana nga ate. Ilang minuto lang ay bumaba na kami ni Maxine. Malapit lang ang sakay ng bus. Nilalakad ko nga lang minsan pag umuulan. Umaambun pa rin, kaya sumilong kami sa waiting shed. Nakasuot ng hapit na pantalon si Maxine at blouse na medyo fit, kaya halata ang mga kurbada ng katawan niya. Ito sigurado ang dahilan kung bakit ang mga tambay malapit sa waiting shed ay malagkit ang tingin sa kanya. Okay na ako dito. Salamat sa pagatid, Byron, ha? Bumulong ako sa kanya. Naku, ate, hindi kita iiwan dito. Daming bastos dito. Bakit? Mahina niyang sagot. Gusto mo, ikaw lang nagpapakasasa sa akin, no? Ngumiti siya, kaya napatawa na rin ako. Walang masyadong bus na dumadaan ng oras na yun. Isang lumang pick-up truck ang huminto sa amin. Walang tint ang sasakyan, kaya tanaw ko agad ang babaeng nakaupo sa passenger seat. Si Aling Shena, nanay ng classmate ko nung elementary. Uy, Byron! Saan balakad mo? Magandang umaga po, Aling Shena. Binati ko rin si Mang June na asawa niya na nagdadrive ng sasakyan. Sinabi ko sa kanya na pupunta ako sa lugar nila Jane. Tamang-tama. Yung pagdadalan ko ng isda, yung Korean restaurant, malapit dun. Alam mo ba yung kitchen sa may Pag-asa Avenue? Di ba malapit lang yung pupuntahan mo doon? Ay, opo. Kaso, may kasama po ako eh. Girlfriend mo ba yan? Walang kaso, iho. Kasya naman tayo dito eh. Sa madaling salita, umangkas kami kina Mang June. Ayaw pa nga ni Maxine. Pinipilit niya na siya na lang ang babiyahe. Pero hindi naman ako papayag noon kasi baka mailang siya kina Aling Shena at Mang June. Magkatabi kami ni Maxine sa backseat. Panay naman ang kwento ng mag-asawa. Naku, iha. Ang swerte mo dyan kay Byron. Mabait na, matalino pa. Hindi naman po, Aling Shena. Wika ako. Salamat nga pala sa ginawa mong laro ang kotse para sa bunso ko, ha? Gustong gusto. Sabi nga sa akin, paglaki niya magiging engineer daw siya kagaya mo. Yung mga tira-tira ko kasing piyesa sa mga project ko sa school, ginagawa kong laruan
para hindi masayang. Tsaka mahilig talaga akong magbuting-ting. Kailan ka pag-graduate, Byron? Tanong ni Aling Sheena. Next year po. Ang tagal nga eh. Naiinip na ako. Malapit na yun. Konting days na lang. Wika nito. Inip na nga po ako. Gusto ko lang magtrabaho para hindi na maglabada si nanay tsaka si tatay. Eh, matanda na rin ho kasi. Okay, Tamuneng? Tumingin si Mang Jun kay Makasin. Okay, Tamuneng? Wika ni Mang Jun. Tumingin siya kay Maxine na nakikinig lang sa amin gamit ang rearview mirror. Jackpot ka dyan sa boyfriend mo. Napakabait na anak yan. Nako, naalala ko pa dati. Wika naman ni Aling Sheena. Kasama ka lagi ng nanay mo pag naglalako siya ng suman. Tuwang-tuwa kami sa iyo noon kasi kumakanta-kanta ka pa habang naglalakad. Tapos ang sabi mo, kaya ka kumakanta para maubos na agad yung tinda nyo. Para makauwi na kayo ng nanay mo. Hindi ko na humatandaan yun, Aling Sheena. Sagot ko. Napansin ko ang nakangiti si Maxine. Singer ka pala eh. Sample naman. Biro niya. Hindi na ako nakareact kasi hindi pa pala tapos si Aling Sheena. Alam mo ba, Iha? Yung mga bata sa lugar namin, ang uhusay sa mat. Alam mo kung bakit? Kasi ang si Byron, pag walang ginagawa yan, gustong-gusto niyang nagtuturo sa mga bata na naglalaro dun sa likod ng eskwelahan. Yung ibang mga tambay nga kahit matatanda na, nakikisali pa kunwari para lang maturuan sa mat. Bumulong si Maxine sa akin. Turuan mo nga ako, sir. Natawa kami parehas. Naku, Aling Sheena, tama na ang build-up niyo sa akin. Baka hindi na ako hiwalayan ito. Sinakyan ko na lang din. At sigurado akong maganda ang kinabukasan mo dyan kay Byron. Marami pang kwento at biroan ang naganap sa sasakyan ni Mang Jun. Hanggang makarating kami sa restaurant na pupuntahan nila. Doon na kami bumaba ni Maxine. Nagpasalamat kami sa kabutihan ng mag-asawa. Tumila na ang ulan. Mula sa binabaan namin ay pwede nang lakarin ang bahay nila Jane. Thank you sa pagatid ha. Ang dami kong nalaman sa'yo. Tuwang-tuwa ka naman. Sagot ko. Hindi ka pa napapagod yan. Pagkahatid mo sa'kin, pabiyahe ka na naman ng malayo. Sanay na ako ate. Matagal naman na naging kami. Patuloy kami sa paglakad papunta sa kanila. Gusto mong magmerienda muna? Para makapagpahinga ka ng kaunti. Nandiyan kasi sila mama sa bahay. Baka hindi ka komportableng pumunta doon, lalo't wala si Jane. Tumuloy pa talaga si Jane sa naga ate? Oo, hinatid siya ni mama kaninang madaling araw. Grabe, sabi ko wag na siyang tumuloy eh. Lumakad pa rin pala. Eh diba as of last night, hiwalay kayo? So wala ka ng say doon, no? Well, tama naman. Pero bakit mo kailangan yung susi? Eh may tao naman pala sa inyo. Layo pa ng binyahe mo. Kaya nga eh, since hanggang Monday pa sila dyan, ako muna ang aalis. Kailangan lang may dala akong susi para kahit ipauwi ko na lang kay mama yung susi ko. Ipapaduplicate ko na lang to pag kailangan na ni Jane. What? Ayokong mag-stay nang nandyan sila mama. Gusto kong umalis tapos babalik ako pag wala na sila. Bakit? Eh, kayo nga dinalaw niya dyan, di ba? Tanong ko. Lahat tayo may sikreto, Byron. Tsaka kaya nandyan yan, kasi check up nila ng tita ngayon tsaka bukas yata, sa St. Luke's. Sorry kung panayang tanong ko ah. So, saan lakad mo niyan? Hindi ko pa alam. Tropa siguro. Mga ilang metro na lang ang layo namin sa gate ng apartment nila. Huminto ako sa paglakad dahil ayokong may makakita sa aming magkasama. May naisip ako bigla. Ate, dun sa bookshelf niyo, may book doon na Programming in C. Sa hilera ng Harry Potter collection ni Jean, pwedeng pakuha. Kailangan ko kasi. So, di ka papanik? Oo. Tsaka, pwede bang dito na lang kita antayin? Ayokong makita tayo ng bantay niyo eh.
Baka kung ano pa isipin nila pag nakitang magkasama tayo pero wala si Jane. Sure. Can you wait for 15 minutes? Kasi aayusin ko pa yung damit ko eh. Hindi ako dyan matutulog. Pumayag ako at naghintay kung saan lugar niya ako iniwan. Naisip ko si Jane. Tumuloy pa rin to kahit tag-away na kami. Nakakainis lang din na inilihim niya sa akin yung trabaho niya sa Singapore. Alam naman niya na ayoko ng LDR at may isang taon pa ako sa college. Mga ilang minuto pa ay bumalik na si Maxine. Dala ang backpack at ang librong pinakuha ko. Pansin ko na nakasimangot siya. Oh, ganda. Bakit ka nakasimangot? Tanong ko. Bad trip tong si Girlie. Nakita ko pa na ikuha ng picture niya gamit yung digicam ko. Buti kong kagandahan. Oyaan mo na. Papangit ka niyan eh. Oh, eto na yung libro mo. Inabot ko to at kinuha ang nakaipit na puting sobre. Iniabot ko to kay Ate Maxine. O para sa'yo. Ano to? Buksan mo. Binuksan niya ang sobre at binasa ang nakasulat sa mga papel sa loob nito. Napanalunan ko yan sa isang quiz bi last month. Surprise ka sana kay Jane sa graduation niya. Kaso naghiwalay na kami, so sa'yo na lang. Wow! 3 days, 2 nights package sa Corridor Island. I love this. Sabi mo gusto mong umalis dito this weekend, di ba? Yan. Tawagan mo na lang yung hotline nila para malaman mo kung may available pa to. Hindi pa ako tapos magsalita, ay nilabas na ni Maxine ang cellphone niya at tinawagan ang hotline. Meron pa raw today, so pwedeng gamitin. 2 p.m. daw last pickup ng ferry sa Mississippi. Okay ba? Paano? Uwi na ako ah. Enjoy. Oh, wait. Para sa 2 tao to, right? Yep. You can bring a friend. Ikaw na lang. Sama ka, please. Nagulat ako at hindi ko naisip na ako ang aayain niya. Naku, wala akong dalang damit. 11:30 a.m. pa lang. Aabot tayo ng 2 p.m. sa CCP. Kahit dumaan tayo sa mall para bumili ng damit po. Wala akong pera eh. Pautangin mo ko? Libre ko na. No, utang lang. Ayoko ng libre. Ang arte? Sige, basta sumama ka ha. Tsaka, peram ng cellphone mo. Wala akong load eh. Tatawagan ko lang nanay ko at sasabihin kong sa Lunes pa ako uuwi. Sure. Taxi? Parang bata si Maxine na abot langit ang ngiti at excitement. Sa bigla ang lakad namin sa koridor. Buti na lang din at bakasyon na ako.